What's up, mga katol? Here we go again. Ayan, ha? Alam mo, may isa ako napanood kasi na, ano, na nangingialam na naman. Sobrang po kong ina, pakikialam. Napaka-pakaalam niya kung masyado na itong taong ito. Hindi mo alam kung sa pinaglihi itong hayop na ito, eh. Di ba? Kasi about dun sa ano, about dun sa yung kay Tindin, yung yan, yung kay case ni Christine. Yung flight stewardess na ano, na namatay nga, di ba? Kaya trabaho naman na ng ano yun, ng police yun. Mamaya, magbibigay ako ng ano, ng opinion about doon, ng comment about doon. Ha? Pero ito, tanga na. Ano eh, bumibingo na sa akin itong hayop na to eh. Ikaw bay, ha? Dapat hindi pa nga alam mo, banat bay eh. Dapat soldier bay. Buisit ka. Tapos, ayun o, ayun o, pakinggan natin, ha? Ay, nako, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ngayon po, gusto ko lang po pag-usapan ng konti lang yung issue tungkol ito sa na napatay na stewardess. Okay. Alam nyo, nakikita ko kasi sa Twitter na talagang grabe mo magpa-trending na naman kung gila natin mga kababa. Sabi ko nga eh, wala namang issue. Alam mo, ito ah. Putang ina mo eh. Alam mo? Bainggit ka sa katawan, no? Ano ka nasisira, ulo? Wala kang pakialam doon, bay. Ha? Kung ano, kung nagpapatrending sila, or nagpapaviral sila sa mga ano nila, mga vlogs nila, huwag mo pakialaman. Giniagawa mo! Putang ina ka. Kanya-kanyang ano yun eh. Kanya-kanyang channel yan eh. Ikaw ba pinapakialaman ba nila yung channel mo? Oh. Ngayon parang sisiraan mo sila na ano, na huwag manood sa kanila, ganon. Eh kupal ka rin masyado eh, no? Napaka-selfish mo. Yun lang, to, sa totoo lang, no? Napaka-makasaril mong hayop ka. Wala kang pakialam doon kung gusto nilang ano, gumawa ng vlogs about kay Christine. Kung anong comment nila, kung anong opinion nila, wala kang pakialam. Okay? Ba't mo, Diyos ko ka naman, ano, ba't mo sabihin na nagpapaano, nagmamagaling sila or nagpapaviral na naman sila. Eh kung di ka ba naman gago, di ba? Gago! Nakaulo ka rin. O bakit ikaw ba? Ano pa sa tingin mo yung ginagawa mo? Ha? O, di ba? O, ginagawa mo rin sa content. Eddie, wow! Ngayon, huwag pa kailaman kung yun lang gusto mo, ano, i-content ng iba. Alam mo, hindi mo lang kasi matanggap na mas nauna sila. Mas nauna silang, ano, nag-vlog about sa content ng, ano, ng kaso ni Christine. Hindi mo lang matanggap, gago ka. Tangina mo ka rin eh, no? Napaka-pakaalamero mo. Kukwestiyonin mo pa yung iba. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, pareho ko yung may isa rin ako, ano, may isa ako na panood din na parang wag daw makinig sa mga ibang ano, ibang nagbablog na gito ka, ganyan, kasi gito ganon, kasi ganyan. So, anong gusto niyang palabasin din? Di ba? Hindi ko lang mapangalanan kung sinong hayop nung basa. Kaano mo yun? Kautak mo yun. Utak talaba. Talangka. Okay? Ay, anong gusto nyo mangyari? Sa inyo lang manood yung mga tao? Ganon. Tingina nyo. Napaka makasarili nyo hayop kayo. Huwag yung papakailaman yung content ng iba, ha? Ako wala akong ano dyan. Wala akong pakailam sa mga ano. Sa mga banat-banat na yan na or issue na yan about kay Christine, di ba? Pero ngayon mag-ano na rin, magpo-comment na rin ako konti. Kasi napanood ko nga naman yung ano yung kwento niya yan. Sinubaybayan ko rin. Kaya ngayon na ako nag ano eh. Ngayon na ako magko-comment or magbibigay ng opinion kasi bago ko bitawan yung mga salita ko, kailangan alam ko rin naman muna kung ano yung di ba mga pangyayari. Ngayon ikaw, eto ha, putang ina ka. Makapag-hashtag, stop using the victim. Ululiin ang gusto mo, ha? Ikaw lang gumamit sa content niya, ganon. Anak ng pucha ka. Kung ginagamit man ng ibang vlogger, yung ano, yung issue about kay Tindin, yung content na about kay Tindin, huwag mo silang stop. Tangan, hashtag mo pa, stop using the victim. What? Na i-vlog nila, eh kupal ka rin eh, no?
tang ina mo, yun lang masabi ko sa what the fuck? Alam mo kung Bunga Rinelo? Pwede ba naman yung pagbe-breaking shoot ni Miss Sharon Guneta? Papakailaman mo? Putang ina. Anong gusto mo ikaw mag-breaking shoot? Yun bro, talaga dun mas bugulo ang earth. Magandang araw po. Ako po si Banat Bay sa mga hindi pa po nakasubscribe dito. Para maawa nyo na mag-subscribe. At sa mga hindi pa makaawa. Tangina, kaya naman pala. Kaya naman pala, 'di ba? Kaya pala ano, kaya pala nagigigil kang tawag na 'to. Gamitin ng iba or gumawa ng content yung iba or mag-vlog yung iba. Dahil gusto mo, ikaw lang panoorin nila, ganon. Gago! Ayan, lumabas din, di ba? Oh. Nagmamakaawa sa ano, subscribe. Tangina, ganyan ka ka-desperado, bro. Di ba? Ganyan ka ka-ano, ganyan ka kauhaw, ganyan ka kagutom. Gago, tangina mo. Tangina, pati mag-like, nagmakaawa. Diyos ko po. Ay nako, hayaan mo sila mag-like or mag-subscribe kung gusto nila yung ano mo. Sa bagay, patay gutom ka nga naman sa ano, sa subscriber, saka sa like. Eh, naisip mo ba yon ha? Naisip mo ba? Yan din ang kinabubuhay mo, tanga. Tapos magbabawala mo yung iba. O eto, pakyo ka. Okay, ayan ha. Sige, regarding sa issue, ha? Eh, ayoko sanang mag-comment or mag-vlog about dito. Kaso nga lang, syempre, kumbaga, gusto ko lang ilabas yung ano, yung salobin ko sa mga nababasa ko, nababalitaan ko sa mga news, mga ganyan nga. About nga kay, ano, kay Tintin, diba? Sa flight stewardess na, ano, na, diba? According kasi kay ano kay Gigo, yan anak ni Miss ano, ni Miss ni Ma'am, Madam, ay Madam Claire De La Fuente, ha? Ang sabi daw ni Romel sa kanya, nabanggit daw ni Tintin na meron daw nilagay na something, yan sa inumin niya. 'Di ba? Sa inumin niya. At yun ay ang tinutukoy niyang ano, tinutukoy niyang pinangalanan ay si Mark Anthony Rosales yung ngayon. Pero after noon, alam mo bang sabi ni ano, sabi ni Romel sa kanya, parang GAGA, di ba? Parang kung ano na pinagsasabi mo. Kung talagang ano, kung talagang friend ka, okay, eto ha, Romel ha, kung talagang friend ka at concern ka sa ano mo, sa kaibigan mo, dapat kinumpruntan nyo si Mark Anthony, di ba? Kasi siya yung ano eh, siya yung binanggit ni ano eh, ni Christine eh. Siya bilanggit niya na ano yun, na may nilagay na something like yan, drugs or diba. So dapat doon pa lang nakialam ka na at kinausap mo yung friend nyo. Kasi lumalabas siya lang sa akin lang ha, tingin ko na naging kasabot ka pa eh. Diba? Bakit hinayaan mong ganun yung ano, diba? Mangyari. O, dapat hindi ganun. Kung talagang kaibigan mo siya, dapat yung time na pagkasabi ni Tintin na parang may linagay na something sa drink niya kasi ano raw eh, pangit na raw na lasa, di ba? Pumangit daw ang lasa ng drink niya. So, ibig sabihin, doon pa lang, nagsumbong na siya. Yun nga lang, in-ignore mo, di ba? In-ignore mo yung ano niya, yung sinabi niya sa'yo. Yun ang pagkakamali mo. At saka dapat, ang hanapin niyo dito, alam niyo kung sino lang ang hanapin niyo dito? Si Edward Madrid. Yan dapat ang patungan nyo sa ulo. Diba? Nang reward. At saka itong si, ano, si Mark Anthony Rosales. Diba? Kasi sila yung nagpakilala kay Tintin sa kabilang room eh. Yan, dapat silang imbestigahan. Diba? Nandun na rin tayo na kailangan, dapat imbestigahan din yung nasa room 2207. Kasi nga, let's say, yun nga, na ano, nag-pass out na si Tintin.
Kumbaga, nandun na rin kasi pwedeng ano yan, sinamantala siya or nirape na nga siya, nandun na tayo, di ba? Alam mo, sa totoo lang, may mga ibang ano kasi, may mga ibang sabi kasi na ano na haliparot daw kasi, or maano, maladiri naman kasi dahil nga pabalik-balik dun sa ano, sa room 207, which is hindi naman nila kakilala talaga yon. Alam mo guys, huwag yung sisihin yung tao, ha? Huwag yung sisihin yung biktima. Kasi, nagpa-party, New Year eh. Diba? Expected nyo na ano, na party yung nangyayari. Ang gusto lang nung ano, nung tao, maging masaya, diba? Celebrate lang yung New Year. Ngayon, eto, kung wala kasi ng Judas sa grupo nila, diba, kaya niyan si Mark Anthony, diba? Bakit? Alam mo kung wala siyang kasalanan, bakit ngayon siya nagtatago? Sige nga, Aver. At saka sino yung ano, sino yung Edward Madrid na yan? Bakit hindi lumantad yung mga yan, di ba? Tandaan nyo, sa mga disipulo ng Diyos, meron at meron pa rin ng Judas. Oh, di ba? Kaya kahit sabihin mo magkakaibigan ng mga yan, meron at meron pa rin ng Judas yan. Oh, may trumaidor pa rin dyan. Kasi unang-una sa lahat, ha? Party yun eh. Dapat, di ba? Alalayan nyo yung ano, yung tao. Hindi yung ganyan na ano, kasi hindi mo siya maisising maging masaya, hindi mo maisising magparty-party siya. Ngayon, kung ikaw naman, may inggit ka rin sa katawan, gaya ni Banat Bay, oh, di ba? Eh, huwag mo lalagyan ng anything na makakasama sa inumin niya. Kasi ibig sabihin nun, intention mo, may mangyaring masama sa kanya. Oh, di ba? Kung wala talaga siyang ano, wala talaga siyang kinalaman or hindi siya guilty, bakit siya ngayon nagtatago? 'Yun ang tanong. Di ba? Yan ang tanong ko kay ano, 'yan ang tanong natin ngayon kay Mark Anthony Rosales. Yan ang ano ko, yan ang opinion ko kay Mark Anthony Rosales. Bakit kailangan niya magtago? Di ba? Dapat lumantad siya kung wala siyang ginawang kalokohan. Kasi kahit na sabihin mo ano guys, kahit sabihin mo masaya, dapat maging masaya ang lahat eh. Pero kung may isang demonyo ano, gagawa na kasi binitawan siyang salita dito eh, ito. Itong balak ba niya to. Hindi maganda, sasabihin naman din mo ngayon. Paano magiging rape yan? Yung puro gay o kaya bisexual yan? Ang gulo ninyo, sa totoo lang, ang gulo ninyo. Pag sinabing ganito, iba sasabihin ninyo, iba gusto ninyo. Kung sinabi namang rape na, biglang, ay hindi rape yan. Mga geek. Oh. Ikaw, alam mo, pinaparatangan mo agad yung ano eh, yung mga kaibigan niya eh, no? Alam mo, it doesn't mean naman na, porque kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat, okay? Kaya nga, gay sila eh. Diba? Alam mo, sa totoo lang, yung mga gay na ganyan, parang hindi sila ano, lalo na friend pa nila sa Tintin, hindi nila papatulan yung ganyang sex trip. Diba? Kasi kung gusto lang nila sex trip, edi sila na lang, mga gay naman sila eh. Kaya ikaw, huwag ka masyadong madaldal. Kasi pinapatama mo rin yung mga ano eh, mga gay community eh. Huwag ganon. Oh, parang gusto mo palabasin ngayon. Sila yung rape, ganun ba? Ang gay yan? Ano ba talaga? Sandali. Kawawa mga bakla sa'yo. Ilang mga gay, quote-unquote, or sabi na natin bisexual, ha? Kasi nasabi ninyo, uy, meron pa rin totoo na ngayon. Pag yan, na-antin mo pa rin, ako po, iba pa rin ang engine, iba pa rin ang nasabi. Alam mo dapat ikaw, hindi Banat Bay, pangalan mo yun, dapat Bayot Bay. Eh butang. Alam mo, mas lalaki pa sila sa iyo eh. Di ba? Kasi, paparatangan mo sila ng ganyan. Eh kaibigan nga nila yung tao. Ano pang silbi nung 207 na pabalik-balik sa tindin doon kung hindi doon mismo naganap yung ano, yung ng rape? Di ba? Kaya ikaw ay usayusin mo ha. Hindi ni-rape na mga kaibigan niya yan. Ang problema lang, ang masama lang yan, may nang Judas lang kasi sa mga kaibigan niya. Kasi nilagyan lang ng
something dun sa inumin niya, which is, nung pumunta na siya ng room 207, dun na naganap yung ano, yung panghalay sa kanya, kasi nagano na siya eh. Alam mo yun, kumbaga parang nawala na siya sa sarili. Nag-pass out na rin siya. Kaya gago ka. Alam mo, pinapalaki mo lang yung issue, no? Tarantado ka. Gunggong kami ng minuto. Kaya, yun lang naman yung ano, yun lang yung ano doon, ha? Bye, ha? Kaya mas bading ka pa sa kanila eh. Diba? Dapat talaga siya, pinangalan si Bayot Bay. Sa kasoto lang, ito ah, real talk. Mag-real talk tayo, ha? Mag-real talk tayo. Ikaw, pupunta ka sa, ano, sa hotel, mag-check-in ka sa hotel. Kahit saan po yan, kahit saan hotel yan. Lalo na, tangina. May pangalan tong hotel na to, City Garden, Grand Hotel. Diba? Napakalaking ano nito, napakalaking hotel nito. Tapos hindi man lang kayo nagpapalag-login sa mga ano, ng mga client nyo na mag-check-in sa hotel nyo. Ay, ang laking katangahan, ang laking kabubuhan 'yan. Diyos ko po, lalo na ng pandemic na 'to. Sa hotel lang bawal nga dapat eh. Kita mo, sa room 207, halos lahat sila. Hindi nyo mapangalanan yung mga ano, hindi nyo maibigay yung log ano nila, logbook nyo. Hindi nyo mapangalan yung mga login names nila kung sakasakali. Diba? So, parang sa tingin ko, may pro-protectahan kayo eh. No? Pati itong mga ano, mga nag-investiga na to, baga parang bakit ganon? Yun na lang ang unang tanong nyo eh. Huwag naman sana na meron kayong pinaprotektang mga ano, ganyan, may nabasa akong comment na siguro ano, may pinoprotektan itong mga polis na to. Diyos ko, huwag naman natin sirain yung pangalan natin dahil sa ganyang ano. Dahil PNP, pinagtatanggol ho natin ang PNP. Diba? Oh. Kita nyo naman talagang may namatay na ho eh. Hindi na ho kailangan ano. Depende na lang kung malalaking tao siguro to kaya pinagganohan nyo, pinagtatakpan nyo. Diba? Huwag naman ganun, kasi may namatay ho eh. Kawawa naman kasi yung biktima. Kawawa din yung family ng biktima. Ha? Saka yun nga, huwag yung masisisisi yung ano, yung biktima na ganun nga. Dahil nga sa, nag-ano siya, nag-party-party siya, ganun. Diba? Nag-enjoy lang po siya. Gusto niya lang mag-enjoy. Kasi, kung sasabihin yung halipa, may pinag-aralan yan, hindi naman magiging flight attendant yan kung ano eh. Diba? Hindi magiging flight attendant yan. Kung basa-basa lang yung ano, yung babae niya. Kaya, yun lang po ang ano ko. May pananagutan dito ang hotel. Ayan, City Garden Grand Hotel. May pananagutan. So, ayan guys ha. Ito ha. Ito naman ang disco para dun sa mga ano, kaibigan ni Christine. Okay? 11 kayo. Ha? 11 kayo sa totoo lang. 11 kayong ano, suspect, 11 kayo nandun, ibig sabihin, aware kayo na ano, na may nangyayari sa kanya. Diba? Hindi nyo malang nagawang itakbo sa hospital, o kaya i-ano na, nagsabi na siyang, may something na nilagay sa ano niya, sa drink niya, ganyan, hindi malang kayo nagpanik na dun, or yung nakita nyo nakagano, nakandusay na yung tao eh. Diba? Dapat sabi, itakbo nyo na siya sa, ano, sa hospital kasi nga there's something wrong na eh. Diba? May mali na sa kanya. At sinabi niya naman na yun sa inyo. O, sinabi niya na yun sa ano, sa isang kasamahan nyo. Kung talagang ano, kung talagang friend nyo siya, diba? Kung talagang turing nyo sa kanya is kapatid, yan, baby girl. Diba? Mga kupal din kayo eh. Kasi ngayon iyak-iyak kayo. Dapat doon pa lang, nung nagsabi sa inyo yung tao, nakandusay na or iba na yung itsura niya, dapat doon pa lang, dinala nyo na siya sa, ano, sa hospital. O tumawag na kayo ng emergency. Eh hindi, pinabayaan nyo na, tinulugan nyo pa. Tapos ngayon iiyak-iyak kayo. O sabihin nyo ngayon na ano, sabihin nyo ngayon na ang bait-bait niya. Yan, baby, siya yung baby girl namin siya. Parang kapatid na turing namin sa kanya.
eh mga ulul kayo, kaya nyo kasi, kaya kayo nagsitulog, okay, nagsitulugan, kasi nakadrugs din kayo pare-pareho, di ba, nagparty drugs kayo, yun ang totoo nun, oh, kaya nga, di ba, in-invite kayo para magpa-drug test, oh, nandun na tayo eh, let's say sabihin natin nung una na pumayag kayo, di ba, tapos bandang huli, sabihin nyo pa na ano, na wala namang problema po na i-drug test kami, pero consult muna lang ano, consult na lang ng lawyer namin. Sorry, biglang sabay ganun, alam mo kung talagang hindi kayo natatakot at wala kayong ginawang drug party doon, dapat hindi nyo nakalapadaanin yun sa lawyer. Diba? Magpusa na kayo. Yun lang yun. Ay, Diyos mio. Kaya, eto lang masasabi ko sa'yo, bye, ha? Putang ina kami no minuto. Okay? Yan lang masasabi ko sa'yo. Wala kang kwentang tao. Wala kang kwentang, mag-vlog. Oh. Eh, gusto mo yata sa'yo lahat manul yung tao. Tangin na makasarili ka. Selfish akong ganun. Tatawag lang sa ganun, ha? Gunggung. Bust me once, I'll fuck you twice. Run.